Hi, kahugot! Ito ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Kian. Napakinggan mo na ba ang part 1 o unang bahagi? Kung hindi pa, nasa description ng link papunta sa part 1. At sa mga nakapakinig na ng part 1, narito na ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Kian na hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Napaupo ako sa bakanting upuan sa harap ni Nalili at Jamaica. Nakatitig ako sa tatlong pitikit sa ibabaw ng mesa. Ba't ganyan ang reaction mo? Huwag mong sabihin hindi mo pananagutan to. Narinig kong tanong ni Lily. Sinulyapan ko lamang siya. Hindi ako nakapagsilita dahil ang daming nag-uunahang pumasok sa isipan ko. Magsalita ka. Anong gusto mo? Ipalaglag ko to? Wala akong sinabing ganun. Nabigla lang ako. Nagtataka. Lily, nagko-condom naman ako, di ba? Bakit? Sa shower room sa resort, nag-condom ka ba? Noon, Kuya Bono, ay natigilan ako kasi naalala ko wala nga akong dala noon. Nakarinig ako ng mga yabag ng tao sa bandang likuran ko kaya napalingon ako at nakita ko si Jude na sagad ang kanyang ngiti. Pero hindi ko siya nagawang gantihan ng ngiti. Tapos nasulyapan ko si Lily, sumenyas siya kay Jude, yung senyas na huwag kang maingay. Noon ay nagduda na ako. It's a prank! Narinig kong sigaw ni Jam. Sa akin to, dugtong niya sabay turo sa pitikit. Magkakababy na kami ni Jude, pero magpapakasal muna kami. At ikaw, Kian, ang best man, at syempre, si Lily ang maid of honor. Sa narinig kong yun kay Jamaica, Kuya Bono, ay parang gusto kong lumundag sa tuwa. Sobrang napawi yung tension sa isip ko at para kong nabunutan ng pinik sa dibdib. Para hindi akong mahalata noon, Kuya Bono, ay hindi muna ako umalis. Total, nandun naman si Jude. Kinabukasan na lang ako umuwi ng Ilagan, pero kinabela ako dumiretso. Alas 10 ako dumating at parang inaabangan talaga ako ng magulang niya. Sabi ni Nanay Minda noon kay Tatay Dario, "Katayin mo na yung manok, andito na si Kian." Maghapon ako sa kanila, Kuya Bono. Tumambay lang kami ni Bella, una sa parang balkonahe nila. Noong mainit na doon dahil tinamaan na ng araw, ay lumipat kami sa ilalim ng puno. Nasabi sa akin ni Bella noon ang mga plano niya. Graduate na rin kasi siya noon pero hindi daw niya alam kung saan pupunta para mag-apply ng trabaho. Sa Santiago sana, kaya lang mapipilitan na naman akong tumira kina tita. Eh ayoko nang ugali niya. May pinsan din ako sa Tuguegarao, kaya lang magulo yung boarding house nila. Mix kasi sila doon, mga lalaki at babae magkakasama. Eh ayoko nang ganun. Huwag ka muna kasi mag-apply. Dito ko na lang muna. Eh naiinip na rin kasi ako dito eh. Ako naman naiinip sa Santiago. At lagi akong mag-biyernes na para makauwi na ako dito. Ba't gustong-gusto mo dito sa baryo? Eh kasi nandito ka. Hindi na itago ni Bella noon ang matamis ng ngiting yon sa labi niya.
sagutin na kaya kita? Bigla ay nasabi niya, nakatutok ang tingin niya sa mga mata ko pero nakangiti siya. Oo, alam mo, kung ako sa'yo, sagutin mo na ako. Bakit? Bigyan mo ako ng isang mabigat na dahilan kung bakit sasagutin na kita. Eh, kasi 15 anyos pa lang ako, mahal na kita. Eh, 21 na ako ngayon. Ano pa? Lah, sabi mo isang dahilan lang ha. Pero sige. Sa tingin mo, Bella, bakit tayo pinagtagpo ulit? Bakit kailang dumating yung January 27 na siyang araw na muli kitang makita ulit? At bakit sa dinami-dami ng babaeng naka-headdress noon sa Bambanti Festival ay yung headdress mo pa ang natabig ko? Hindi lang yan. Bakit sa dinami-dami ng pwede kong maging kaibigan ay si Jude pa ang naging kaibigan ko? Si Jude na kababata mo pala. At higit sa lahat, bakit pagkaraan ng 6 na taon, mahal pa rin kita? 6 years ang dumaan pero bakit yung feelings ko para sa'yo ng 3rd year tayo, nandito pa rin? Mas tumindi pa nga. Mas mahal kita ngayon, Bella. Mahal din kita, Kian. Ha? Mahal din kita. At oo, sinasagot na kita. I must be crazy now. Baby, I drink too much. But when I think of you, I long to feel your touch. To whisper in your ears words that are honest time. Words only you would hear if only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked in my eyes. Cause by now I know that you'd feel the way that I do. And I'd whisper these words, I should lie here by my side. I love you. Please say you love me too. These 3 words, they could change your lives forever. And I promise you that we will always be together. Hinawakan ko lang ang kamay ni Bella noon, Kuya Bono, kahit na gusto ko sana siyang haggan pero nasa paligid lang ang pamilya niya. Nung hawak ko ang kamay niya, nakita kong nagpahid siya ng luha. Hindi ko alam kung bakit siya naluha at gustong gusto ko siyang yakapin sana noon pero baka kasi makita kami. Oh, Kuya Bono, dama ko sa puso ko ang matinding saya noon kasi kami na ni Bella. Pero panandalian lang ang saya na yon dahil kaagad ko ring naisip si Lily. May lungkot kapag naaalala ko si Lily. May inis. Hindi dahil balakid siya sa kaligayahan ko, kundi nalulungkot ako at naiinis ako kasi ako ang mali. Ako ang gago, ako ang nagsalawahan. Nandun din siyempre yung pagkalito sa isip ko, anong gagawin ko? Oo, hindi perfect ang matagal na naming relasyon ni Lily pero alam kong mahal niya ako.
may mga pangit siyang ugali, nagger siya gaya ng mami ko. Mahilig mang away, mapagduda, mapanghinala, pero alam kong kaya siya ganun ay dahil mahal na mahal niya ako. At hindi ko rin sana gustong saktan siya. Sana. Kaya lang, paano naman ako? Yung damdamin ko, yung damdamin namin ni Bella. Kuya Bono, hindi naman ako masamang lalaki. At hindi ko naman siguro kasalanan kung nagkatagpo ulit kami ni Bella at mahal ko pa siya. Alam kong pangit ang magkumpara, pero sa dalawang aspeto lang nakakalamang si Lily kay Bella. Mas matalino lang si Lily at may kaya ang pamilya niya. Pero ang mga katangian niyang ito ay hindi naman mahalaga sa akin. Na kay Bella ang mga katangian ng babaeng gusto ko at mas mahal ko siya. Noong gabing yon, matapos akong sagutin ni Bella, hindi halos ako nakatulog sa pag-iisip. Pero bago ako tuluyang makatulog ay nakapag-desisyon na ako. At ang naging desisyon ko ay sasamantalahin ko na lang ang bawat oras at araw na masaya pa kami ni Bella. Gagawa na lang ako ng mga alaala naming dalawa. Susulitin ko na lang ang bawat sandaling kami ay magkasama pa dahil sigurado ako na kapag nagkabistuhan na, iiwanan niya ako. Magagalit siya sa akin, masisira ang tiwala niya sa akin. At ako, walang magagawa kasi ako ang may kasalanan ng lahat. Naisip ko na rin noong madaling araw na yun na baka wala sa kanilang dalawa ang makatuluyan ko. Kasi kung iiwan ako ni Bella at hindi magbabago si Lily, baka maghanap ako ng iba. At least yung medyo kahit kagaya lang ng konti ni Bella. Sa ganitong takbo ng isip ako nagsimulang antukin noon, Kuya Bono. At nagising ako kinabukasan dahil may makate sa mukha ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, mukha ni Bella ang nakita ko. May hawak siyang dahon ng ipil-ipil na siya pala niyang nilalaro-laro sa mukha ko. Dahil doon, Kuya Bono, ay napabangon ako. Tanghali na, oh, tulog ka pa. Nakatawang sabi niya. O nga, no, napuwit ako kagabi eh. Ba't andito ka? Inutusan ako ni tatay eh. Nagdala ako ng ulam. Kumakain ka ba ng pato, adobo? Eh, hindi ko pa natatry pero kakainin ko yun. Galing sa'yo eh. Sagot ko nang bigla kong marinig ang sigaw ni daddy sa pangalan ko. Mabilis akong tumanaw sa bintana. Bumaba ka dyan at habulin mo yung pato. Nakawala sa kulungan. Sigaw sa akin ni daddy. Mabilis akong bumaba, Kuya Bono, pero sumunod pala si Bella sa akin. Dalawang pato ang tila nagmamadaling nagpunta sa bukid na kinabukasan palang tatamnan. Kahapon kasi ito nilinang. So hinabol ko sa putikan yung isang pato. Nakita kong hinabol naman ni Bella yung isa pang pato. Pero busit na busit ako, Kuya Bono, dahil napakahirap huliin. Napakabilis nila sa putikan, samantalang ako'y hirap na hirap sa paghakbang. Hanggang sa dinive ko na lang at nadakma ko naman. Paglingon ko kay Bella ay nakita kong dinive din niya ang pato pero hindi niya nadakma. Hinabol pa rin niya ng hinabol hanggang sa madakip niya ito sa wakas. Pero noon ay tawa ko ng tawa dahil halos maputi ng putik ang buong katawan niya, pati mukha. Nakatawa din siya sabay turo sa akin. Nung tingnan ko ang katawan ko ay puro putik din pala ako.
Sabay kami naghugas sa poso noon para kami mga batang naglaro sa tubig poso habang si Daddy ay inaayos ang nasirang kulungan ng pato dahil sinuwag ng malaking baboy. Pagkatapos noon ay kumain kami ng tanghalian na nakakamay. Nakataas pa ang paa ni Bella sa bangko at ang lakas niya magsili. Tuwang-tuwa ako sa kanya, Kuya Bono. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Pagkakain namin ay siya pa ang naghugas ng plato bago kami naglakad papunta sa kanila kasi basa pa ang damit niya noon. Doon na kami sa kanila maghapon at muli ay naging topic namin ang tungkol sa kanyang balak na pagtatrabaho. Sabi niya, papasok na lang daw siyang sales lady. At sabi ko naman, bakit sales lady? Graduate ka naman ng college. Eh, baka hindi nila ako pumasa sa interview eh. Hindi kasi ako matalino, Kian. Nakakaya nga yung mga grades ko eh. Halos pasang awa lahat. Nakatawang sabi niya, eh okay lang yun. Ang mahalaga nakatapos ka. Hindi ko naman talaga gustong mag-college eh. Mapilit lang kasi si tatay na mag-aral daw ako kasi gusto daw niya na yung panganay niyang anak ay may diploma sa college. Pero alam mo, hindi naman niya ako tunay na anak. Ha? Anak ako ni nanay sa una niyang asawa. Pero iniwan siya. Baby pa daw ako noon. Kaya si tatay na ang nakamulatan kong ama. Ganun ba? Pero may hawig kayo ni Tatay Dario, ha? Oo, marami yung nagsasabi niyan eh. Pero hindi ko siya kadugo. Pero kahit ganun, sobrang buti niyang ama sa akin. Grabe. Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa iyo, ha? Ano pa? Baka mayroon pa akong dapat malaman tungkol sa iyo. Wala na. Yun lang naman. Eh, may tanong ako, Bella. Ano yun? Anong nagustuhan mo sa akin? Eh, ewan ko. Basta, nahulog ang loob ko sa'yo nung mabasa ko yung pangalawang sulat mo nung high school tayo. Ramdam na ramdam ko yung mga sinabi mo sa sulat eh. Kaya nga tinago ko pa yung mga love letter na yan eh. Tapos, kapag maalala ko, binabasa-basa ko ulit. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman ako ang gumawa ng mga sulat na yon? Ha? Hindi ba ikaw? Hindi eh. Yung kaibigan ko, si Luis. Ha? Ibig mo sabihin yung kaibigan mo ang may gusto sa akin noon at hindi ikaw? Ah, hindi. Ako ang may gusto sa'yo noon. Pero hindi lang kasi ako magaling sa paggawa ng love letter kaya ako pinagawa sa kanya. Kasi magaling siya doon. Ganun ba? E di okay lang yun. Mahal mo naman talaga ako, di ba? Oo naman. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Kian. Pero nagulat talaga ako sa nalaman ko na hindi pala ikaw ang gumawa ng love letter na yun. Baka may iba ka pang sekreto dyan at dapat kong malaman. Ha? Eh wala na. Wala na. At saka hindi naman sekreto yun eh. Hindi lang kamay ko ang sumulat noon pero damdamin ko ang nandun. Mahal kita noon pa kaya ako nagpapansin sa'yo. At mas mahal kita ngayon kasi eto, nakausap na kita, nahawakan ko na ang kamay mo. At masayang masaya ako, Bella, kasi ramdam kong mahal mo rin talaga ako. Share of saving.
Dumaan pa ang ilang araw, Kuya Bono, na kung tawagin nila ay pamamangka ko sa dalawang ilog. At ito ay hindi madali, Kuya Bono. Masaya ako kapag kasama ko si Bella, pero lagi akong may takot at lungkot dahil alam ko din na walang sekreto ang hindi nabubunyag. Lalong sumama ang ugali ni Lily dahil naramdaman niya ang bahagyang pag-iwas at panlalamig ko sa kanya. Ilang beses, Kuya Bono, na nagtangka siyang maglambing sa akin. Gusto niyang may mangyari sa amin. Siguro namimiss ako at yung ginagawa namin dati. Pero tinatanggihan ko na. Dati kasi nung hindi pa kami nagkita ulit ni Bella, lagi akong may dalang kondom sa wallet ko. Lagi akong handa. Pero mula nung kami na ni Bella, hindi na ako nagdadala. At kapag biglang nagparamdam si Lily, naglambing, tumatanggi na ako. Alam ko naman yung ginagawa ng iba, yung huwag iputok sa loob, pero sumasablay kasi yun eh. Marami nang nabuntis sa ganun at ang sigurado lang talaga ay dapat may protection ka. Kaya lang, hindi pa rin pala ako ligtas sa kinatatakutan kong magbuntis si Lily kasi isang hapon, nag-chat siya sa messenger. Picture ng dalawang pitikit ang nakita kong laman ng unang message niya. At kasunod nun ay ang chat niyang, "Buntis din ako." It's a prank ba ulit yan? Ito ang nagawa kong reply, pero ang reply niya, "Nandito ako kinajam. Pumunta ka dito after office mo. We need to talk." Noong papunta na ako kina Jamaica ay tumawag si Bella. Gumagawa daw sila ng homework o assignment ng kapatid niyang si Tom Tom at hindi niya alam yung iba. Sa akin siya nagtanong. Mabuti na lang at bago makarating ang tricycle na sinakyan ko kina Jam ay nasagot ko na lahat ng tanong ni Bella. Nagbabay na rin siya pero ang huling salita niya ay, "Anong oras ka darating dito bukas? Dito ka ulit dumiretso ha. Magluluto kami ng alimango. Galing Cagayan." "Alimango? Bakit sinong nagpunta ng Cagayan?" "Wala. Pasalubong ni Leonard. Doon siya nagtatrabaho eh." "Leonard?" "Oo. Sinong Leonard?" "Ay, di mo pa ba namimit si Leonard? Pinsan ni Jude." "Leonard? Iba pa ba yung Nardo?" "Nardo kasi yung nakukwento sa akin ni Jude eh." "Siya nga yun. Leonardo kasi ang pangalan nun. Kabatch din namin ni Jude." "Ah, okay. Sige na muna ha. May kakausapin lang ako." "Okay, bye. Love you. Ingat." Nadatnan ko si Lily sa cottage. Nag-iisa siya. Alam kong nakatingin siya sa akin habang papalapit ako pero hindi ako sa kanya nakatingin. Doon ako sa mesa sa harap niya nakatingin. "Asan na?" Tanong ko habang nakatingin sa mesa. "Yung pitikit? Pinatapon ko na kay Jam. Nagpunta kasi dito ang mami niya kanina at ayokong makita niya. Mahirap na. Baka hindi mo ako pakasalan. Magmumukha pa akong masamang babae sa paningin niya." "So, totoong buntis ka?" "Mukha ba akong nagbibiro? Kami pa lang naman ni Jam ang nakakaalam. Madali pang gawin ang paraan to kung wala kang balak na pakasalan ako." "Bakit? Ano bang paraan?" Hindi niya ako sinagot, Kuya Bono, pero madiin ang titig niya sa akin.
may iba ka na? Biglang tanong niya na hindi inalis ang titig sa mukha ko. Hindi ako bobo, Kian. Matagal ko nang nararamdaman ang panlalamig mo. Na hindi mo na ako kayang tingnan eh. Kaya kong ilaglag to. Bigyan mo lang ako ng go signal kung pwede ngayon na. Hindi ka ba natatakot? Kasalanan sa Diyos yung iniisip mo. Alam mo, Kian, dati, hindi kita mahal. Nung makipagbalikan ako sa'yo, hindi pa kita mahal noon. Ginamit lang kita nung una para makamove on ako sa ex ko. Mga isang taon pa bago ko naramdaman na mahal na kita. At mahal kita hanggang ngayon. The truth is, hindi pa rin ako handa na magpakasal. Muntikan akong maging cum laude. Konting-konti na lang. Pero since hindi ako cum laude, hindi natuwa ang parents ko. Ang taas ng expectation nila sa akin. At kapag nag-asawa ako ng maaga, lalo ko silang madidisappoint. Of course, I know. Kasalanan sa Diyos magpalaglag. Pero, may maaasahan ba ako sa'yo? 3 weeks ago pa dapat ako nag-mens. During the first week na delayed ako, nag-isip na ako kung anong pwedeng mangyari sa akin. Gusto ko nang magsabi sa'yo noon pa, pero alam kong hindi ka matutuwa. Gaya ng prinang ka namin ni Jam, kitang-kita ko ang reaction mo. Parang katapusan ng mundo mo. Alam ko din na nabuo ito sa shower room sa resort. At ako kasi ang nag-aya sa'yo doon. Kaya nangyari ang dapat mangyari and here it is now. Napuruhan na ako. Pero don't worry, Kian, kasi hindi kita ipipressure. Hindi kita bibigyan ng problema. Sosolohin ko to. Akong bahala dito. Mayroon lang akong 2 tanong sa'yo, Kian. At sana maging very honest ka sa pagsagot. Mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba? Hindi ko nakitang pumatak ang luha ni Lily noon. Mangiyak-ngiyak siya pero hindi siya lumuha. Kahit noong matapang kong sagutin ang mga tanong niya, 2 tanong na sinagot ko lang ng isa. At ang sagot ko ay, may mahal na akong iba. Pinaalis niya ako pagkatapos kong sagutin ang tanong niya. Ayoko pa naman sanang umalis pero pinilit niya akong umalis dahil gusto daw niyang mapag-isa. Magulo ang isip ko noon, Kuya Bono. Hindi ko inaasahan na ganon kakalmado si Lily nung mag-usap kami. Hindi ganon ang ini-expect ko. Ang inaasahan ko talaga ay magwawala siya, magsisigaw, sasaktan ako.
at pupwersahin niya akong pakasalan siya. Aawayan, susumbatan ako nung umamin ako na may mahal na akong iba. Pero hindi. Ginulat talaga niya ako sa pagkakataong yun. Kinabukasan noon ay umuwi ako ng Ilagan at nagkasama ulit kami ni Bella ng 2 araw, pero hindi ko natatanda ang naging masaya ako sa mga sandaling magkasama kami ni Bella. Parang nabaliktad ang sitwasyon noon, Kuya Bono. Dati kapag kasama ko si Lily sa Santiago, si Bella ang iniisip ko. Pero nung weekend na yon, kasama ko si Bella pero si Lily ang laman ng isip ko. Well, hindi lang naman si Lily per se, kundi iniisip ko din yung balak niyang pagpapa-abort sa magiging baby namin. Mas mahal ko pa rin si Bella noon, Kuya Bono, pero naging palaisipan talaga sa akin si Lily. Huwebes ng gabi, magkakasama kami ni Jude, Jam at Lily sa cottage ni Jam. At noon ay finalize nila ang invitation sa kasal nila. Dati na nilang usapan na 2 lalaki at 2 babae dapat ang abay na galing sa side ni Jude, pero 1 babae pa lang ang sure niya. Tapos biglang may nag-text kay Jude nung sandaling yon. Binasa niya pero agad siyang sumulyap sa akin. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Jude. Alam kong sekreto yun kasi magkaharap lang kami pero nag-text pa siya sa akin. At ang text niya ay, "Pre, okay lang kaya kung kunin ko si Bella na abay?" Hindi ko naiwasang mapatitig kay Jude doon. Hindi ko sinagot ang text niya pero kinulit siya ni Jam. Kailangan na daw ma-finalize ang mga abay para makapagpa-print na sila ng invitation. Sumulyap muna sa akin si Jude bago niya sinagot si Jam, at hindi ako makapaniwalang sinambit ni Jude ang buong pangalan ni Bella. Hindi ko lang nabanggit sa iyo pero biniro kasi ako dati ni Bella na baka daw maisama ko siya sa mga abay. Ganito ang paliwanag ni Jude nung sabay kaming umalis ng bahay ni Najam. "Eh paano yun, pre? Kaming 2 ni Lily magka-partner, di ba? Eh pre, naisip ko, cold naman kayo ni Lily ngayon, di ba? Baka pagdating ng araw ng kasal namin, baka break na kayo. So wala nang magiging problema, di ba? At saka, kilala ko naman si Bella. Hindi naman siya magiging clingy sa'yo. At ikaw, edi simplihan mo na lang para hindi magkahalataan." Sumang-ayon na lang ako kay Jude noon, Kuya Bono, kasi wala naman ding magagawa na. Sa totoo lang, pwede naman talaga yung sinabi niya. At saka totoong cold na kami ni Lily noon. Hindi na talaga kami nag-uusap, hindi na siya nagtitext o nagchat-chat sa akin, at inaabangan ko na lang noon na ma-ospital siya o magkasakit para masabi kong nagpa-abort siya. Kasi wala talaga akong alam na noon tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya. Oo, iniisip ko siya lagi, pero hindi na rin ako nagpaparamdam sa kanya kasi yun naman talaga ang gusto ko, ang mawalan na kami ng ugnayan sa isa't isa. Kaya lang hindi yun nangyari, Kuya Bono, dahil Sabado ng gabi, naglalakad ako pa uwi sa rest house ni Daddy, kagagaling ko kina Bella ay nagring ang cellphone ko. Bagong number pero sinagot ko pa rin. Boses ng lalaki ang narinig ko at ang sabi, "Oy, Kian, papa ni Lily to. Kailangan kita makausap. At mas mainam kung isama mo rin mga magulang mo." Ayon pa sa papa ni Lily, Kuya Bono,
nagsabi daw si Lily sa kanila ng totoong sitwasyon niya. Ilang araw na raw kasi nilang napapansin parang wala sa sarili niya si Lily. At ayun, umamin daw si Lily sa kanila, pero pinagkadiin daw ni Lily na ayaw pa niya mag-asawa. Pero hindi raw pumayag ang mga magulang niya na magpalaglag siya. Isilang daw niya ang bata at hindi raw sila papayag na hindi ko pakasalan ang anak nila. Dahil hindi ako makatulog nung gabing yun, Kuya Bono, ay ginising ko si Daddy at nagsabi ako ng problema ko sa kanya. Nagtaka siya at nagalit kasi dati nasabi kong wala na kami ni Lily. Namura pa niya ako. Sinungaling ka palang hayop ka eh. Paano ngayon yan? Galit niya sabi ni Daddy sabay bangon, pero hindi siya tumayo. Sumalampak lang siya sa sahig. Hindi ko nga alam eh. Kaya nga kita ginising kasi mababaliw na ako sa kakaisip. Eh pwede ka nalang idemanda kapag hindi ka pumayag sa gusto nila. Pakasalan mo na si Lily para walang problema. Eh Dad, paano si Bella? Mahal na mahal ko si Bella. Ngayon lang yan. Lilipas din yung pagmamahal na yan. Sagot niya tsaka muling humiga. Dad, ba't ganyan ka? Ba't parang nagbago ka? Dati kakampi kita. Kakampi mo pa rin ako hanggang ngayon. Pero maniwala ka na lang sa akin. Lilipas din ang pagmamahal na yan. Tingnan mo na lang ako. Kaya hindi ako nakatapos ng college dahil sa malabis kong pag-ibig sa mami mo noon. Siya ang mundo ko noon. Tinalikuran ko ang lahat para sa kanya. Pero tingnan mo ako ngayon. Huwag ka nalang gumawa ng problema, Kian. Pakasalan mo na si Lily. Kinabukasan, Kuya Bono, Linggo, ay pinuntahan ko si Bella. Inaya ko siya sa sapa o tabi ng sapa. May puno kasi doon ng seresa kung saan pwedeng tumambay. At doon ako nagtapat sa kanya. Hawak ko ang kamay niya nung sabihin kong, may kasalanan ako sa iyo. Malaking kasalanan. Simula ako, Kuya Bono, at hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha ko. Nakatitig lang siya sa akin. Bella, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa iyo. Noon, Kuya Bono, ay tinabig niya ang kamay ko sa pagkakahawak ko sa kamay niya. Hindi totoong break na kami ni Lily. Sorry, Bella, nagsinungaling ako. Tama palang hinala ko. Sa totoo lang, hindi rin naman talaga ako niniwala na break na kayo eh. Oo, bobo ako pero hindi ako tanga. Sorry Bella, sana mapatawad mo ako. Huwag ka na humingi ng tawad. At saka, ba't ka ba umiiyak? Ano bang plano mo? Iiwan mo ako? Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Buntis na si Lily at alam na ng magulang niya. Tinawagan ako ng papa niya kagabi at isama ko daw magulang ko sa kanila dahil kakausapin nila kami. So iiwan mo ako? Iiwan mo ako? Di ba sabi mo mahal mo ako? Oo, mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Yan pala eh. Ba't ka umiiyak? Noon, Kuya Bono, ay nagugulat din ako sa nagiging reaction ni Bella. Pumunta kayo. Makipag-usap kayo kina Lily pero sabihin mo sa kanila ang totoo na hindi mo siya mahal at ako ang mahal mo.
Ako ang gusto mong pakasalan at hindi siya. E, ipapakulong nila ako, Bella. Habang buhay ba yon? Habang buhay ka bang makukulong? Baka hindi naman. Pero kahit gaano pa katagal, kung talagang mahal mo ako, ako ang pakasalan mo. At kahit makulong ka man, maghihintay ako hanggang sa makalaya ka. Kasi mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama. Kian, huwag kang magbago. Ipaglaban mo ko. Bella, buntis na si Lily. Paano yung magiging anak namin? Hindi rason yun, Kian. Ako na mismo ang tingnan mo. Iniwan ng totoong tatay ko si nanay nung baby pa ako. Nabuhay naman ako at nakatagpo pa nga ako ng mas mabuting ama na kahit hindi ko totoong tatay, minahal naman ako na parang kadugo niya. Huwag mong gawing rason yung bata. Ulitin ko, kung talagang mahal mo ako, ipaglaban mo ako, Kian. Mahal na mahal ko si Bella, Kuya Bono, kaya sinunod ko siya. Kahit aminado siyang bobo siya, sinunod ko siya. Humarap kami sa pamilya ni Lily at sinabi kong hindi ko na mahal si Lily at may iba na akong mahal. Madiing sinabi ng papa ni Lily na maghaharap-harap kami sa husgado. Nagalit si na mami at daddy sa akin. Sabi pa ni mami, hinding-hindi niya ako susuportahan sa kaso ko. Sumapit ang kasal ni na Jude at Jamaica. Kami ni Lily ang magka-partner. Ako ang best man, si Lily ang maid of honor. Sina Bella at Leonard naman ang magkapares sa cord. At hindi ko maiwasan makadama ng selos noon, Kuya Bono, sa closeness ni na Leonard at Bella. Lalo na't magkasabay pa silang nagbiyahe galing Ilagan papuntang Santiago noong araw ng kasal ni na Jude. Pero gaya ng dati, hindi ko gustong naka-makeup si Bella. Tingin ko parang pumapangit siya sa makeup. Ni hindi ko rin nilapitan noon si Bella sa simbahan at ni hindi ko rin nakitang sumulyap o tumingin man lang siya sa akin. Naisip ko, nakikisama lang siguro siya sa pagkakataon. Ito ang naisip kong dahilan kasi ayokong i-entertain yung idea na may namamagitan na sa kanila ni Leonard. Ayoko nun. Sa reception, Kuya Bono, hindi ko rin sila nakita ni Leonard. Wala silang dalawa. At dahil doon ay talagang nabahala na ako. Lumayo ako sa mga tao noon at tinawagan ko si Bella. Nasaan kayo? Tanong ko. Nasa van kami. Van? Umuwi na kami ni Leonard. June 2015 noong ikasal si na Jude at Jamaica. February 2016 ay isinilang ni Lily ang anak namin, lalaki, at ako pa ang nagbigay ng pangalan nitong Julesar. Pinag-combined ng pangalan ng isa
sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ng mundo, si Julius Caesar. August 2017, noong magpunta ako dito sa UK, sa tulong ni Kuya King na matagal nang dito nakatira at nagtatrabaho. Ang tagal kasing maklear ang pangalan ko sa record ng pulis. Nag-file kasi ang papa ni Lily ng kaso laban sa akin pero hindi naman nila itinuloy pero hindi rin nila inatras kaya andun pa rin yung record ko. Mahigit isang taon kong hinintay na maklear ang pangalan ko sa record. August 2018, noong magpakasal si Lily sa isang pulis Santiago. Hindi ako nakauwi noon kahit na inimbitahan naman niya ako. Ngayon ay masaya naman silang nagsasama at mayroon na rin silang isang anak. March 2019 ako unang nakauwi dyan sa Pilipinas para pakasalan si Bella. Ikinasal kami ng June 2019. Bumalik din ako dito sa UK noong January 2020 at hindi pa ako nakakauwi mula noon. Kaya't isinilang ni Bella ang panganay namin na wala ako sa tabi niya. Lalaki din ang panganay namin pero hindi pumayag si Bella na ako ang masunod sa pagbibigay ng pangalan sa anak namin. Siya ang nagbigay ng pangalang Isaki sa aming anak. Naisip daw niya ang pangalang yun noon pang first mansari namin at hango daw yun sa pangalan naming dalawa. Sabi ko noon parang pangalan ng hapon, Isaki. Hindi ako pinansin. Well, umiwas ako Kuya Bono na makapag-asawa ko ng nagger. Pero hindi naman ako masyadong nakaiwas kasi may pagka-nagger din si Bella. Mabunganga na nga din ngayon eh. At kahit mali siya, hindi pwedeng kontrahin dahil mag-aaway lang kami. At hindi rin naman siya patatalo. Pero at least hindi siya mapagduda Kuya Bono, hindi rin siya silosa. Yun ang gusto ko sa kanya. Never kami nag-aaway sa pagdududa niya. Minsan nga biniro ko pa, sinabi kong may kadate ako. Ang sagot niya sa akin ay, bastos Kuya Bono eh, baka hindi pwede dito. Pero kung sakaling pwede ay, ang sabi niya, okay lang kung makipag-date ka para may mapagparausan ka dyan. Pero tandaan mo, kasal ka sa akin at nasa akin ang bata. Pero honestly Kuya Bono, wala akong iba. Mahal na mahal ko ang asawa ko at ayaw kong masira ang tiwala niya sa akin. Nakikitira lang ako kina Kuya King at masyado silang relihiyoso at moralista kaya nagsisikap akong maging isang mabuting tao sa mata ng aking kapwa-tao at sa mata ng Diyos. Hanggang dito na lang Kuya Bon at pasensya ka na lang kung masyadong napahaba ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Kian. I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before, and it's telling I've been waiting for.
Kahugot na Kian, una maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. Napakaganda ng iyong kwento at wala naman akong pangit na comment. Actually, magaling kang magkwento, magaling kang magsulat at talaga namang naantig kami, napakinig mo kami, and I salute you for, you know, choosing the right person na siyang sinisigaw ng puso mo. Yan ang mahalaga eh, kung ano ang bulong o sigaw ng puso mo, yun dapat ang sundin mo. And sana nga ay tuloy-tuloy ang inyong ligaya. Wala talagang perfect na relationship, ano? Kung may pagkanagar man na si Bella, that's fine, di ba? Pero still, nakikita namin yung mga special na bagay tungkol sa kanya. She is not perfect, but what makes her perfect is that she loves you and she trusts you. And I think, sapat na yun. Again, maraming salamat and God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shoutout, shoutout kay Jonard Taginod, ganun din kay Carla May Ang Angan. Shoutout kay Mami Florence Adriano ng Hong Kong, Malakay Shi sa Layog. Shoutout kay Lorna Basubas, ganun din kay Via de Guzman, Arlene Balisi of Singapore. Shoutout sa girlfriend ko na si Vanjie Viernes, Malakay Kael Mike. Jo Marie Licayo, shoutout daw sa lahat ng taga Rizal. Mark Manalo, shoutout to you, ganun din kay Misty's Diary. Realistic TV, shoutout to you, ganun din kay Ayam. Shoutout sa iyo, Boss Ayam. Jeneline Mangulad. At mga kahugot, ang ating pakikiramay sa pamilya ni Jason. Siya ang may-ari ng DKB story na Bilog ang Bola. Si Jason Agno Chodoro. Our heartfelt condolences to your family, Jason. At sana ay biyayaan kayo ng Diyos ng katatagan ng loob para matanggap ang pagpanaw ng inyong mahal na ina. At tuloy tayo sa ating mga shoutout. Shoutout din kay Jeff Contawe, ganun din kay Boss Romeo Delim, kay Florence Cardenas, JC Dian ng Damam, Saudi Arabia, ganun din kay Anthony Penny Vendiza at kay John Paul Cabrera. Huwag kalimutang banggitin ang salitang shoutout para kayo po ay mapasali sa susunod nating shoutout. Hanggang sa muli makahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.